Ang alamat ng Chicharon. Sa isang bayan ng Chichabo, mayroong isang pamilyang naninirahan ng simple at tahimik. Ito ang pamilyang Ronda. Sila ay mababait, makumbaba at matulungin sa kapwa. At mayroong negosyong babuyan na kung saan ibinibenta nila ito buhay man o kinakatay. Ito lamang ang kanilang trabaho upang punan ang pangangailangan sa kanilang pamilya. Lunes ng ika-apat sa Oktobre, nagkaroon sila ng pagkakatay ng mga baboy upang ito'y ibenta sa palengke. Habang sila ay nagkakatay ng mga baboy, naisipan ng pamilyang Ronda na hindi muna nila ibenta lahat ng baboy at magtira sila ng 5 upang may makatay pa silang baboy sa darating na festa sa kanilang bayan. Isang umaga, nagising na lang ang pamilyang Ronda sa lakas ng sigaw ng kanilang kapitbahay. Agad namang bumangon at lumabas ang pamilyang Ronda. At saktong paglabas nila, nakita nila ang kanilang kapitbahay nakatingin sa kanilang alagang baboy. At hindi nag-alinlangan, nakikiusap ang kanilang kapitbahay sa pamilyang Ronda na kung pwede bang bilhin nila ang 2 baboy sapagkat kasal ng kanilang anak sa susunod na araw. At hindi nag-alinlangan, agad namang pumayag ang pamilyang Ronda dahil may 3 baboy pa naman ang magamit o makatay sa darating na fiesta. Lumipas ang ilang linggo, sumapit na ang kapistahan sa kanilang bayan. Kaya, naisipan ng pamilyang Ronda na ang 3 baboy ay katayin. Ang isa ay para sa lechon at ang 2 ay para sa putahe. Habang naluluto ang mag-asawang Ronda, hindi nila namasdan na nauna nilang naluto ang mga taba ng baboy. Ngunit sa akali nilang hindi makain, tinuloy pa rin nila itong lutuin. Lumipas ang ilang minuto, ito ay naluto na at agad naman nila itong tinikman at hindi sila makapaniwala na masarap pala ang kanilang niluto. Kaya napagdesisyon na nilang mag-asawa na ipatikim sa kanilang kapitbahay ang niluto nila. Habang ito'y tinikman ng mga tao, labis nilang nagustuhan at nasarapan kaya napatanong ang mga tao. Ang sarap naman ng niluto ni Manong. Ano ang pangalan ng putahing ito? Sapagkat ngayon pa lamang ako nakatikim ng ganito kasarap. Kaya, agad namang naisipan ng pamilyang Ronda na ito ay pangalanan na Chicharon, kombinasyon ng kanilang bayan at sa apleyado ng kanilang pamilya. Sapagkat ang pamilya ng Ronda ang nakadiskubre sa bagong luto na pinalangan ng Chicharon. Kaya naisipan nilang magpatayo ng ibang negosyo upang magbenta ng kanilang niluto. Isang araw sa hindi nila inaasahan, natupad nila ang kanilang pinapangarap na negosyo at agad itong pinangalang na Chicharon kung saan galing ito sa salitang Chichabo at Ronda na kung saan ang Chichabo ay galing sa ngalan ng kanilang bayan at ang Ronda ay galing sa apleyado ng pamilyang Ronda. Kaya ang Chicharon ngayon ay kumakalat na sa buong mundo.